Ano nga ba naging isang bansa ang bayan ng Israel? Balikan natin ang kwento ni Jacob at ng kanyang mga anak. Si Jacob ay may 12 mga anak, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Jose, at Benjamin. Ang 12 tribo ng Israel ay nagmula sa mga anak ni Jacob. Si Jose ay binigyan ng dobleng mana dahil sa kanyang katapatan sa pagliligtas nito sa pamilya ni Jacob mula sa tagutom. Inampon ni Jacob ang 2 sa mga anak ni Jose, sina Manasses at Ephraim, kaya't ang tribo ni Jose ay nahahati sa 2. Nang manahin ng 12 tribo ang lupang pangako, hindi nakatanggap si Levi ng teritoryo para sa kanyang tribo. Bakit kaya? Kung tungkol sa lupaing mana, ano ang sitwasyon ng tribo ni Levi o mga Levita? Anong katiyakan ang ibinigay ng Diyos sa kanila? Nang masakop ng mga Israelita ang malaking bahagi ng lupang pangako, sinimulang hati-hatiin ni Jose ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Para magawa ito, nakipagtulungan siya sa mataas na saserdoteng si Eleazar at sa mga ulo ng mga tribo. Pero di tulad sa ibang tribo, ang mga Levita ay hindi tatanggap ng lupaing mana. Bakit walang teritoryo o bahagi sa lupang pangako ang mga Levita? Pinagkakaitan ba sila? Tiniyak ng Diyos na hindi niya pababayaan ang mga Levita. Ito ang sabi ng Diyos, "Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel." Wow! Ito'y isang nakakaantig na katiyakan mula sa Diyos. Anong mararamdaman mo kung sa'yo ito sinabi ng Diyos? Sa anong diwa ng Diyos magiging bahagi ng mga Levita? Paano pinaglaanan ng Diyos ang mga Levita? Ano ang ibig sabihin ng mga kataga na yan para sa mga Levita? Sinabi ng Diyos sa kanila na sa halip na tumanggap ng lupaing mana, siya ang magiging bahagi nila sa diwang pagkakalooban sila ng napakahalagang pribilehiyo, ang pagkasaserdote sa Diyos. Ito ang magiging mana nila. Ipinakikita dito na hindi naman sila naghihikahos. Ibibigay sa mga Levita ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na pinakamana bilang ganti sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Tatanggap sila ng 10% ng lahat ng ani at ng idinami ng mga alagang hayop sa Israel. Samantala, ibibigay naman sa mga Levita ang 10 bahagi ng tinanggap nila, ang pinakamainam ni Yaod, sa mga saserdote bilang panustos. Ibibigay rin sa mga saserdote ang lahat ng banal na abuloy
na tinadala sa mga anak ni Israel sa Diyos sa dako ng pagsamba. Kaya talagang makapagtitiwala ang mga saserdote na paglalaanan sila ng Diyos. Ang mga tribo na nakatanggap ng lupang pangako ay sina Ruben, Simeon, Ephraim, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Manasseh, at Benjamin. Si Ephraim at si Manasseh ay ang mga anak ni Jose. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob sa pangalang Israel. At dito nag-umpisa ang bayan ng Israel sa 12 tribo ni Jacob. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Please subscribe my channel. Thank you!